Andre, thank you. Hindi mo sinara ang puso mo kay Mama. Pero Camille... Okay na. Sinabi naman sa akin ni Mamang na wala kang pinangako. Pero na nagpunta ka doon alang-alang sa akin, kinausap mo siya. Sobrang laking bagay na nun para sa akin, Andre. Still on your honeymoon stage? It will always be this way. As of today, dumating na lahat ng equipment na in-order namin. Nakapag-down na rin kami, so I assure you, we are right on schedule. Yes, but according to your calendar, may mga ilang delay din sa installation ng devices. According to this, 1,800 sites pa lang ang currently powered by Wi-Fi drones. Ba't bumaga na transitioning? Let's not forget ang ating pangako sa consumer. One signal para sa buong Pilipinas. Hi, Andre. Yan ka na naman sa mga pangako mo. Anyway, sino ba kasi ang in charge of overseeing the installation? Ako. Ah. Pero parang kulang sa tutok. O ba kasing tinututukan mo lang si Andre? Nag-decide kami magdagdag ng dalawa pang testing after ng initial beta test para makasigurado na walang palyadong Wi-Fi sites. I'm sorry, pero mukhang ikaw yung palyado. Based on our current pacing, we will still be able to reach the targeted number of Wi-Fi sites by the end of the month. So wala akong nakikitang problema. Wala? Do you know that the slightest delay can affect the business? Kung sa bagay, bago ko pa lang dito, kaya I don't expect you to really understand that. Pero nasa posisyon ka eh. Or should I say, pumosisyon ka eh. And luckily, you got what you want. So, panindigan mo. With all due respect, Camille has all the right to call what's best for this project as VP of United Tech and Project Manager of One Signal. As for you, as Managing Director of Link, I don't see the need for you to concern yourself with matters na hindi kasama sa trabaho. I assure you 100%, Mr. Mercado, everything is going flawlessly. I trust your team, Andre. Just keep me posted kung ano man yung developments. Have a good day. Thank you, sir. Just because VP siya, huwag niyang isipin na magka-level na kami. I know, tita. I mean, ang lakas ng loob. Isang lakas ng kapit kay Andre. Oh my God. White hair. White hair mo, tita? Yeah, I noticed. Tsaka your wrinkles. Baka ka sa kabisitan. Sinabi ko lang white hair. Wala akong sinasabing wrinkles. Anyway... So, what's your plan with Camille? Ang inaalala ko is si Andre. Sorry. Okay. I know you're still in love with him. In love? More like gusto kong maghigante for making me feel worthless. Naku, tanama talaga siya papiging ha. Ano ba talaga okasyon? Surprise pa. Eh dahil posibleng maging okay na kayo ni Andre. Alam mo, Mars, masaya kami. Kasi nakausap na kayo ni Andre eh. Alam niyo, totoo niya, natagal-tagal ko nga pinagdadasal na huwag mabulga rin yung sikreto ko. Pero, siguro mas alam ng Diyos yung kailangan ko, no? Buti na lang na 1+1 ni kami yung lahat. O di ngayon, nagkaroon ako talaga ng pagkakataon para makabawi kay Andre. O Mars, anong balak mong gawin? Magpakananay. Ayun lang naman talaga alam kong gawin eh. Ito nga, naaalala ko siya eh. Itong gulay na to, paborito niya yan. Kaya naisip ko, magluluto ako niyang bukas. Tapos kumari, papadala ko kay Camille. Parang ginawa mo doon sa bulang lang. Eh, ba't yun mo na lang diretso kay Andre? Diba? Oo, asa ka ba? Natatanggapin yun. Eh, di ko ayaw niya, diwag. Bakit? Ang importante, pinakita mong bumabawi ka. Yun yun. Ang worthless si Andre. And I want Emilio to realize that.
Alam mo, kung ako lang ang masusunod, hindi ako papayag na mag-merge ang link with United Tech. Because for as long as may connection sa atin, yan si Andre, ang lakas ng posibilidad na magkaroon pa rin ng connection si Emilio dyan sa nanay ni Andre. Same with Camille. Gold diggers without a heart. Speaking of heart, tita, kaya ka ba praning na praning dyan sa nanay ni Andre kasi feeling mo andun pa siya sa heart ni Tito Emilio? I cannot take any chances. Teka muna, ano ba talaga yung okasyon? Nako, sigurado ako hindi lang yung sa akin. Ano talaga yung okasyon? Nako, umamin kayong dalawa. Okay. Nakuha na kasi namin yung first check namin. 100,000! Pakita mo nga. Pakita ko. Labas mo dyan. Oh, yan nga. Oh, ba? Tinuloyed yung investment. Ayan, oh. Oh. Naniniwala na kayo? Oh. Easy money, di ba? Ako, good decision talaga yun, Han. Siyempre naman. Para sa future ng mga bata. Salamat sa suporta. Ako naman, Han. Thank you. Open pa ang offer ko, ha? Kung gusto nyo. Sir, pinatawag niyo daw po ako. You can call me Kuya. Sa labas na lang po ng opisina. Kahit nasa labas ng opisina, nasa loob ng opisina, it doesn't change the fact na... Not only future brother-in-laws, but real brothers. Alam ko naman yan. Tagal na. Sabi nga po ni Mama, natin. Thank you po, Kuya. Para saan? Kasi masaya na po ulit si Ate Kams. Pati si Mamang. Sige na. Sa pool sa CCTV, ang pambubugbog ng apat na di pa nakikilalang mga lalaki kay Luke Junicio. Isang gym instructor kagabi, bandang alas 7:30 sa Makati. Ano pong nangyari, sir? Eh, tingin ko nga ho, natiktikan ho yung mama. Kasi bago pa lang mag-alas 7, nag-aabang na ho yung apat na yan. Eh, bumili pa nga ho ng balot ko yung isa eh. Tapos ho, pinagtulungan na lang, kinuyo ho nila. Oh, Paula. Baka mamulo na ka. Sarap, Pars. Sarap mo. Okay ka lang? Congratulations, guys! Ang kailangan na natin gawin, make sure na walang delay sa installation. Pagkatapos nun, okay na tayo. At least wala na masasabi yung link sa atin. Basta smooth ang flow, tuloy-tuloy na ang production hanggang sa last batch. Sana. Alright, sige, kaya na muna. Yay, let's go! Sir! Na itawag ko na po sa tech team yung tungkol dun sa mga bagong dating na device under inspection na po. Oh, good. Then after the inspection, bayaran na silang lahat para wala ng problema. As soon as possible. Yun nga po yung problema. Sobrang bad news. Bakit? Hindi po pumasok sa atin yung pera ng Optimum Tech. Tumalbog daw yung check it. Good afternoon, sir. Monitor lang ako saglit. After 30 minutes, pwede mo na inumin yung meds mo. Thank you. Luke, panood kita sa TV, ah. Ano? Pogi ba ako? Sikat na ba ako? Sus, di ka nakakatawa. Ito naman. Ayaw lang kita mag-alala. Pasensya ka na, hindi na ako nakatawag. Okay lang. Nabusog naman ako. Pang dalawang tao kaya yung kinain ko. Tsaka ang mahal, ah. Babayaran na lang kita. Layon, huwag mo na itindihin. Pagaling ka na lang. Kamusta ka na nga pala?
Ito. Swerte. Buhay pa. Ba't nga pa parang wala kang kasama dito? Eh, wala naman yung pamilya ko dito. Gusto mo ba tawagan ko sila? Huwag na. Eh, sana nga hindi nila napanood yung balita para nila sila mag-alala. Eh, ano ba kasi yung nangyari? Na-hold up ka ba? Ano kinuha sa'yo? Kilala ko may gawa nito. Sila Marcus at yung tropa niya. Yung mangkin ng boss ko. Yung nang bully sa'kin? Oo. Kahit nakatakip yung mukha nila, kilala ko yung boses nila. Alam kong sila yon. Sorry, pero yung pera namin from New York, nagkaroon lang ng delay sa BSP. But it's on its way. We can't afford to have this delay. Nakapagbitaw na kami ng salita sa media. Nakakasa na lahat ng tie-up namin with the other telcos and yung tie-up rin namin sa link. Actually, even the equipment from our suppliers dumating na. And they're already expecting the full payment. Huwag kayong mag-alala. We're sure by the end of this week, meron na. Sila na dadating yung pera. I wouldn't take their word for it. Bakit? Wala kang tiwala? Saan ba kasi nahanap ni Cedric yung mga investor na yan? Client daw ng link noong 2017. Sir, kuya, ito na po yung additional info about Dennis and Valerie Montes. They launched their first company, AspireTech. Pero nagsara rin. Bakit? Nalugi. So, ba't kukunin ni Cedric na investor tong mga to kung wala silang pera or kung lugi yung kumpanya nila? Eh, sila yung lumapit at gusto nila mag-invest. So, ibig sabihin, may pera sila. Pero meron nga ba? Hindi pwedeng hindi natin makuha yung pera. Masisira tayo. Excuse me. Kam-kam, si Carmen. Dinalaw ko yun ang pagkain, oh. Yung, ito po yung bulang lang. Iwan niyo na lang po kasi medyo masama yung timpla ni Kuya. Oo, oh, Mami, nagme-meeting pa po kami. Ah, naku, tanong ba eh? Oh, sige, dadalhin ko na lang sa kusina. Naku, sorry ah. Sorry, ito na lang. Ay! Ay! Naku, sorry. Kukuha ako ng basahan. Sinasadya ni Mamang. Okay lang. Kung na magalit. I'm upset dahil sa nangyayari sa investment ng Optimal Tech. Ay, alam ko. Sorry, medyo wrong timing lang talaga si Mamang, pero alam mo naman yung intention niya, di ba? Well, pakisabi lang sa kanya na sana siyang labas-pasok ng opisina kung kailan niya gusto. Sige. Natsyempohan niyo lang talaga, Mang, na mainit yung ulo ni Kuya. Pero kanina kinausap ako, okay naman. Good mood. Sabi pa nga niya sa akin, Kuya na lang daw yung itawag ko sa kanya, wag na daw, sir. Sa talaga? Hindi naman, ano? Mang! Alvin! Kam-kams! Bakit dyan na kayo kumain? Okay lang naman. Teka muna. Ano sabi ni Andre? Sorry daw. Sorry, Mang. Nabigla lang daw siya. Okay na siya. Nagre-ready na para sa susunod niyang meeting. Buti naman, ano. Pakisabi talaga, ha? Pasensya na. Sorry talaga. Hindi ko ano eh. Akalain na nag-meeting pala kayo eh, ha? Yeah.
Nanadya ka ba? O bakit? Bubugbugin mo rin ako gaya ng binugbog niyo si Coach Luke? Ano pinagsasabi mo? Malakas ang ebidensya namin. Ididimanda namin kayo. Baka kayo ang demanda ko. Pinagbibintangan niyo ako? Kala niyo natatakot ako? Shota ata yan ni Coach Pre. Ano? Baka nanay. Wow! Tsura! Bye, Nay! Bye, Nay! Hindi ka pa nagla-lunch. Ininit ko na yan. Kain ko muna. Nasaan na si... si mamang mo? Kasama si Kelvin. Bakit? Kakausapin mo? No. Okay. Di bali, sinabi ko naman sa kanya na nagsusorry ka. Why would you do that? Bakit? Hindi ka ba sorry? Marami pa ang gagawin. Hindi mo nakakainan yan? Bakit? Gusto ko sanang kausapin si Cedric tungkol kay Valerie at kay Dennis. Kaso bigla na lang nawala. So ngayon di makontak. Get in. So, yung nanay ni Andre ay nanay mo din. Oh my God. Oh my God, talaga. Dahil ibig sabihin, magkapatid si Sir Andre at saka si Camille? Tita, hindi. Iba yung nanay ni Ate Cams. Pero yung mamang namin, yun yung nag-alaga sa kanya. Ah, so ibig sabihin, dahil parehas kayo ng nanay ni Sir Andre, edi anak ka rin ni Sir Emilio. Tita, ang hirap mo ka-banding. Okay. Mali ba?